Nag-uwi na naman ng karangalan para sa Pilipinas ngayong Martes ang weightlifter na si Heidelyn Diaz na nagwagi ng gintong medalya sa Women's 53 kg division sa 2018 Asian Games, ang unang ginto ng bansa sa kompetisyon. Dumating ang panalong ito 2 taon matapos ang kanyang silver medal performance sa 2016 Olympics sa Rio de Janeiro. Pero mas mahaba pa riyan ang kwento ng pagtatsaga at pagpupursige ni Heidelyn upang maging champion weightlifter. Sa lumang gym sa Zamboanga unang bumuo ng mga pangarap si Heidelyn, hanggang sa mabigyan siya ng pagkakataon na makasali sa iba't ibang international competitions. Nagsimulang gumawa ng pangalan si Heidelyn nang una siyang sumabak sa weightlifting event ng 2006 na Asian Games. Bagamat hindi nakasungkit ng medalya, umabot naman siya sa 10th place sa 53 kg weight class. Sa tulong naman ng kanyang pagtitiyaga, naiuwi ni Heidelyn ang bronze medal sa 2007 Southeast Asian Games. Bago pa manalo sa 2016 Olympics, sinubukan na rin niyang makipagtunggali noong 2008 sa Beijing at noong 2012 sa London, pero nabigo siya rito. Sa pagkapanalo ni Heidelyn sa Olympics, nagdiwang ang buong bansa, lalong-lalo na ang mga kababayan niya sa Zamboanga. Pero wala na sigurong mas magiging proud pa sa mga magulang niyang sina Emelita at Eddie. Napakalaki raw ng naitulong ni Heidelyn sa kanilang pamilya, lalo pat hirap daw talaga sila sa buhay. Pagta-tricycle ang kabuhayan ni Mang Eddie at katuwang niya noon ang batang si Heidelyn sa paglilinis ng tricycle. Pati nga raw paglilinis ng jeep at pagbebenta ng isda sinubukan ni Heidelyn para lang makatulong sa kanyang mga magulang. Sobrang hirap talaga ng buhay namin. Simula nang pumasok siya sa pagbubuhat, siya na ang tumulong sa aming pamilya. Lahat na, ibinigay niya sa amin, kwento ng inang si Emelita. Ayon kay Diaz, malaking bagay ang makapagbigay ng inspirasyon sa panahong mahirap ang pinagdadaanan ng mga Pilipino. Sabi ko before sa Olympics, sabi ko sa sarili ko na I don't want to give up, especially now bawat Pilipino kailangan ng inspirasyon ngayon. Medyo mahirap ang buhay kaya patuloy ako sa training kahit mahirap. Kasi nga medyo mahirap yun lalong-lalo na sa young generation na isang Heidelyn magi-give up. So meaning ang dami ko ring may influence na magi-give up sa life. So good thing na ipinagpatuloy ko, ani Diaz. Sabi ko nga malaking bagay na yun na nandoon kami sa Olympics kasi nga nire-risk na rin namin ang health namin. Kasi lahat ng country nandoon na, iba-iba na ang variant ng COVID-19 medyo yun ang nakakatakot doon. Represent ang the Philippines isang malaking karangalan at masaya ako na na-inspire ko ang mga Pilipino not to give up on their lives. Nabigyan ko sila ng konting saya, dagdag ni Diaz. Pagbabalik tanaw pa ni Diaz, iba ang saya nang sa wakas ay manalo na siya kontra sa kalaban na taga-China. Gaya ng sabi ko, di ako makapaniwala na nagawa ko yun. Kung babalikan ko yun parang yes, sa wakas nagawa ko, natalo ko ang China. Buti hindi ako na-pressure sa Olympic record, ani Diaz. Matatanda ang halos 2 taon nag-training sa Malaysia si Diaz bago siya sumabak sa Olympics Tokyo, Japan. Sa programa, nagpasalamat din si Diaz sa Filipino community sa Malaysia na nakasama at sumuporta sa kanya. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga kritiko o bashers na aniya ay nagtulak sa kanya para mas lalong maging determinado na mag-training at manalo para sa Pilipinas. Ibinahagi rin niya ang kanyang mensahe para sa mga kabataan at kapwa-atleta. Sa mga kabataan, sa mga athlete kung may mga doubt kayo tingnan nyo ito. Ito na nanalo na ng silver noong Rio, ito may Tokyo 2020 gold medal. Nakaya ni Ate Heidelyn. Kaya nyo yan. You just have to dream high, never ever give up sa dream nyo. Kailangan talaga ng sipag, disiplina, determinasyon sa training. Then you have to surround yourself with people na ay influence ka para ma-reach ang dream mo at syempre surrender it to God, ani Diaz. Please like and subscribe to our YouTube channel at maraming salamat.